Yun, what's up mga kalokotoy? So, balikan natin itong Mio Salty na nablog ko nung 3 years ago. So, bakit ko siya babalikan? Kasi syempre, para malaman nyo din anong status na nito. So, kung titignan nyo, on the first glance, hindi mo yung isipin na 3 years na yung motor. Pero kasi syempre, depende yan sa owner kung paano nyo i-handle yung motor. May mga owner na 3 years na pero balahura. Pero kung titignan mo, yan. O, oh, diba? Hindi mo maiisip na 3 years na siya. Kasi inaalagaan, nililinisan, kahit nandito lang, hindi nakagaray, pupunasan. Palagay ko nga, naka-wax pa to eh. Naka-wax ba to, Sel? Yes! Naka-wax pa to, lagi yan. So, titignan natin yung ilalim niya, syempre. So, ang ilalim niya, kung titignan natin, no leak. Kasi yung pinaparadahan niya, no leak. So, sa tapakan, lagi kasi siya na ganito, kasi laging, maliit lang kasi ang owner nito. Mamaya papakita natin kung gaano siya katangkad. So, yan yung itsura ng motor. Palibutan natin. Ayan, kung naisip nyo, 3 years na yung motor, no? Ayan, baka isipin mo naman, baka sabihin nyo, bakit 3 years na pero mukhang bago pa rin. Kasi syempre, nasa pag-iingat. Unang upgrade na ginawa na ito ni Rizali ay yung tinatawag natin na driving light. So, naglagay siya nito. Ito, naglagay siya nito. Dito pinasok yung mga wirings. Tapos naglagay siya ng mga stickers ni Padre Pio. And then, dashboard, kung crack ba. Hindi crack yung kanyang salamin. Ayan, nakikita niyo, walang crack yan. Tinakbo, 16,909. Bakit ganito kalayo? In 3 years, lalamove ba? No, hindi po siya lalamove. Addict lang po talaga siya sa pagmumotor, ang may-ari nito. Okay? So, bumili rin siya ng Motowolf kasi necessity po. Ito kailangan to ng bawat rider. Bakit? Kasi dito natin malalaman yung ating mga nag-chat ba, may tumatawag, and yung tinatawag nating maps. Okay? So, iniisip nyo, Lokotoy, bakit parang nakabit yung kanyang side mirror, inangat? Kasi makikita nyo mamaya yung rider kung bakit. Tapos, dito nilagay yung kanyang switch. Yan. Kasi may dual pa siya eh. On-off ng mini driving light. Tapos dito naman yung switch ng horn button niya. So dito na lang nilagay ni Cell. Okay? So kung nakikita nyo, hindi pa nga gasgas yung kanyang gulay board. So naglagay lang siya ng temporary, pansamantagal na tapakan. O, diba? Goma lang yan. Pero pansamantagal. Ang una pa nga nasira, yung mga bolt. Kinalawang na. Okay? So dito siya naglalagay ng mga kanyang mga abubot. Yan. Tapos, naglagay din siya nito na super flat seat. Ayan. What done 24? Di ko alam kung magkano ang price. Magkano nakuha mo itong upuan, Sel? 2,000? O, 2,000. 2,000 na yung upuan. Tapos, naka DC monorack na. Ito. So, mga bibili na DC monorack, kung okay ba ang DC monorack, tignan natin siya within 3 years. Okay. No sign of kalawang dito sa part na to. Okay. So, dito lang sa part na to may kalawang or not chip oak. Pero sturdy yung DC monorack. Baka yan din ang ilalagay ko sa aking alaga. Ayan. Tapos ito, itong top box na to. Saan mo ito nabiling top box, Sel? Ah, yung bilihan natin. Okay, nabili to sa Bacoor, Cavite. iMart Gaming. 600 lang to sa iMart. So, saan yung mga iMart, Lokotoy? Search nyo na lang sa Bacoor, Cavite. Meron yan. Tapos, dami niyan doon. Napakamura. Tapos, naglagay siya na itong underglow. Tapos, gold balls ko, no? Gold balls ba talaga to? Yes. O, gold balls daw, sabi niya, ha? Tapos, itong una niyang in-upgrade, eh. YSS suspension. Kasi, para makompensate yung rider. Yan. Yung mugs niya hindi na to stock. Bakit siya? Stock pa rin ng Mio, pero hindi niya stock to. Kasi, nung nag-ride sila kami, kasama ako, pero ako four wheels. Sila kasi nag-ride pa going to Anda, nasa vlog yun. Nalubak sila sa may Bulacan. Ayan, di nila napansin na ganun pala yung senaryo ng Bulacan. So, nadurog yung mugs. So, yun lang naman ang pinalitan niya. Sabi ko, may onting
Bengkong, pero sabi namin palitan mo na para safety mo. Pero sabi ko kay riders, eh huwag kang magtitipid ng iyong ano ha, ng iyong gulong. Yan ang huwag mong titipirin. Kumuha ka na lang ng branded for your safety. No offense sa mga kumukuha ng budget militaries, pero ako hindi talaga ako nagtitipid sa mga gulong-gulong or ano, yung sa P6 kasi papalitan ko yan. So ito yung brand ng kay Rizali, Pirelli Angel. So nakita niyo naman yung tread. May mga chicken pa. Bakit siya bumili ng bago? Kasi magra-ride na naman to ng Bicol ng solo. Ayan. So nakikita nyo oh. Napakaalaga. Maalaga ka sa motor, magtatagal ang motor. Balahura ka sa motor, balahuri din ng motor na mangyayari sa'yo. So i-start natin. Ito lang ang issue nito. Sabi ko, selbilan muna ng battery. So ayan, ito ang itsura mo kapag si Rizali ang owner na 5 flat sagad. Tapos ako naman yung sasakay na 5'11", 115 kilos. So nakikita nyo yung itsura ko. Ayan. Sobrang, yung motor naging bike. So, itong itsura mo, pag 5'11 ka na, medyo chubby ka. Tapos, yung bike mo is lowered. Ganito magiging, ano mo, stance mo. So, yun lang. Pinakita ko lang sa inyo kung paano ang itsura mo kapag lowered ang motor, tapos ganito ang laking tao. So, ayun, nagsipin nyo pag tumayo ako. Pag humupo, ito siya. Itong ito. Yan, yun lang. Yan, sabi ko, sell bilang mong battery. O, tignan natin ha, kung on. Oo, ano pa tayo ng click start? Gagana siya minsan. O, oh, yan. Gumagana. Yan. So, working pa naman. So, yun ang issue ng kay Rizali. Dahil, siyempre. So, yan. Tinanong ko si Rizali. Sel, stock pa ba yung battery? Yes, 3 years. 3 years na. So, kaya ganun siya ka-hard starting. Kasi, meron siyang busina. So, wala lang yung busina niya kasi siguro ko sa kuwan din eh. Hindi ko alam kung sa battery ba or sira lang yung pangalawang busina niya. Baka battery. Wala na. Ah, battery. Pero pag tumatagal. Hindi ko na siya ino-on pag tumatagal kasi minsan wala, minsan meron. Eh. Ah, baka battery lang. Etong ilaw, malakas. Malakas yan. Oh, so yun. Sige. Oh, white, malakas. Kasi nagtatanong ha. Nabili ko to. Ito ba yung binili ko? Yung Firefly? Oo. Oh. Trusted brand. Mini driving light. Firefly. Sa Shopee. Nagtagal siya. 3 years. Ayan. Okay. So, pasensya na kayo dahil maingay ang alaga ko. Kung pakinggan nyo, wala pa siyang anisua. Noise. Tahimik. Revolution mo nga daw, Sel. Ano mo, remonte. Ayan. Okay na. Okay, patay mo na. So, yan. O, goods na goods pa naman po si Rizali. So, basta alagaan nyo lang yung mga motor ninyo. So, papakita ko ngayon kung bakit siya naka... Plats. Bakit siya naka plat seat. Lowered na suspension. Pero hindi niya nilowered yung harap eh. Binagbaba mo lang. Ay, nag-adjust lang. Kasi konting-kunti. Oh, in-adjust lang. Kasi pag nalubak daw, magtatama na. Ah. So, yun. In-adjust lang din yung harap para mag... Okay ang... Magparehas. O sige, Sel, sakyan mo. Bakit? Kasi si Rizali po, yan ang height ni Rizali. Ang height ni Rizali ay saktong 5. Okay. Sa mga 5 flat yan. Ito ang itsura nyo kung naka 5 flat. Naka tiptoe pa rin kayo. Pero actually, pwede pa ibaba yung likod. Pero... Masyado na mababa. Mababa. So yung ground clearance mo, bababa na rin. So may prone ka na sa aksidente. Ayan. So yung stance ni Rizali. O. Oh. Maganda pag gamay mo. Oh, yun, kasi mas maganda kasi kahit pa paano yung natatapakan mo pa din eh. Kasi delikado nga naman just in case na hindi mo ano yan, baka pwede kang ma-aksidente. So nakikita nyo naman yung 3 years na blinag ko. Noon nabash pa nga yung branch na kinuha na namin ito kasi tumutuloy yung gasolina. Mali daw yung pag-open. Pero ito na siya ngayon. Okay na okay pa. Goods na goods pa. Kung gusto nyo kumuha ng mga ganito, depende talaga sa owner na kuno nyo. Kung di kayo malaga sa gamit nyo, sa motor nyo, di kayo malaga sa maintenance, siya lang sa battery, hindi siya nagbumili pa kasi priority niya naman yung gulong. Bakit yung gulong ang unahin ni Rizali? Kasi galing siya ng Bicol. Ilang beses ka na nag-Bicol? 2 beses. O, 2 beses na siya nag-Bicol. Siya nga, first time rider lang nakapag-Bicol na solo ride. Yung isa may kasama, di niya kilala. Convoy sila. Di niya kilala yung mag-asawa na bumiyahe. Ayan. So, okay na okay naman yung Mio Salty. Depende lang talaga. Minsan nasa rider. Wala sa motor eh.
kumbaga plus points na lang yung motor. Nasa rider talaga. Kung isipin nyo, si Rizali ay napakalit na tao, pero nakapag... Yung vehicle niya, hindi yung basta-basta vehicle, ha? Sa may Matnog, Sorsogon, dulo, sa may pier. Papunta ng 13 hours niyang biniyahe. Tapos sumali rin siya sa ride, pero nung nagbakasyon kami, anda Pangasinan, nabengkong nga lang yung gulong, pero nagpalit. So, naglagay lang si Rizali din ng mga parts ng gulong niya, ng mga sticker-sticker, para kasi plain black eh. Plain black. So, delikado siya sa gabi. Naglagay. Tapos yung underglow, hindi naman yung underglow ha, ang kulay nit. Anong kulay ng underglow mo, Sel? Yung ilaw mo. May ilaw pa ba yan? Violet. Violet? Oo. Violet. Violet yan. So, yun lang. Kung gusto nyo kumuha ng salty, wala sa motor. Nasa owner talaga kung paano mo alagaan ang motor. Kasi ito, hindi mo, sa first glance mo, hindi mo malatang 3 years na yung motor ni Rizali. So, yan lang. Pati nga yung mga upgrade niya, 3 years na. Yung mini driving light, yung shocks niya, hindi naman yata nagtagas. Naglagay lang siya nito, yung sabitan ng gulay. Tapos ito, 650 from iMart, DC Monorack, medyo 1,000 daw ang bili niya. 1,000 tapos bumili siya ng mga, ito lang ang mga upgrade niya, gold balls. Ito, saan to? TikTok? TikTok lang yan. TikTok lang, can be. 100 something lang. Tapos ito, ayan, 3 years na rin to. Ito, matagal na rin. 3 years na din yan. Daig niya pa nga yung ano ko eh, yung sa Pino ko, pero papakita ko rin sa inyo. Yung kanya oh, wala pang crack. Magsi 17K na. So, yun lang. Kung gusto nyo bumili ng salty, rider's choice, rider's preference kung paano alagaan. So, yan si Rizali. Siya ang owner ng Mio Salty.